kapatid, magsisimula na po ang seremonya ng banal na pagkakasal. Tumayo po ang lahat. Pagkakasal ay isang banal na gawain at siyang saliga ng ating lipunan. Ito'y nararapat pagkukulan nating lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito'y dapat gawin na may pagkasi ng ating dakilang Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos ng isang pag-awit.
aming Diyos, banal ka po, pinakamakapangyarihan sa lahat. Mula po sa aming mga puso, salamat po ng napakarami sa iyo sa walang sawang pagmamahal at pag-iingat mo sa amin. Salamat din po sa buhay at lakas. Higit sa lahat, ang aming mga banal na karapatan na makatawag ng Ama sa iyong napakabanal na pangalan. Narito ang dalawang lingkod mo na ngayon ay humihingi ng mahalagang basbas mo para sa gagawing pag-iisang dibdib. Naway samahan mo po ang bawat isa sa amin. Saksihan mo ang gagawing pagkakasal ng dalawang hinirang mong ito. At gagawin din namin na tuturuan kami ng iyong mga banal na kalooban. Payagan mong ang mga aral na itatali sa dalawang ito. Yun ang kanilang sampalatayanan at lakaran para maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Panginoong Jesus, ilapit sa mga aming mga panalangin. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Punuin ang aming puso ng pagmamahal para makasunod po kami sa iyong mga kalooban. Ama, maugnay kami sa aming namamahala. Ingatan higit sa amin ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, alang-alang po sa pangunguna nila sa amin. Ganito kami sumasampalataya. Babakuran mo kami ng kapayapaan at igagawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Upo ang lahat. Tayo'y nagkakatipon ngayon sa harapan po ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Adrian at kapatid na Leslie sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoon at hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbingang lalaki. At siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinatagubilin ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinatali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o kautusan ng Diyos sa pag-aasawa.
Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babaeng mag-aasawa. Ganito ang nakasulat sa mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Adrian, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ang pinananagot. Pinananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinatali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasalang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayun din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundangana ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang mga lalaki rin ang pinananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kapatid na Leslie, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili. Ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinapahayag din ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanya-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon,
mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga at ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaan ni Solomon na sinasabi, isang mabait na asawa, sinong makasusumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit sa makapupok kaysa sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng karawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Adrian, kapatid na Leslie, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan sapagkat kakanin mo, sapagkat yung kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng upas sa pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo ay parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dula. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin ninyo nawang dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Adrian at kapatid na Leslie, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Sagot kayo. Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Opo. Mangyaring tumayo kayong dalawa, tumayo rin yung mga abay na babae at lalaki, maging ang mga ninong at ninang, mamalaging nakaupo ang kapulungan. Kapatid na Adrian, itas mong yung kanang kamay. Kapatid na Adrian, taimtim ka ba ang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos? At nang naririto ang mga saksi na kunin si kapatid na Leslie na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at pagpipitagan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Baba mo yung kanang kamay, kapatid na Leslie, pakitas ang yung kanang kamay. Kapatid na Leslie, mataimtim din ba ang iyong sinasang-ayuna
natanggapin si kapatid na Adrian na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at igagalang, at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa kanya habang kayo'y nabubuhay. Ibaba mo yung kanang kamay. Mangyaring magharap kayo. Pagbuklo rin ninyo ang inyong kanang kamay. Kapatid na Adrian, ito ang iyong sasabihin kay kapatid na Leslie. Akong si, banggitin mong iyong pangalan. Akong si Adrian Buemia. Kinukuha kita, banggitin mong kanyang pangalan. Kinukuha kita, Leslie Barcelona. Na maging aking tunay na asawa. Na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo. Sa harap ng Diyos at ng ating mga saksi. Sa harap ng Diyos at sa ating mga saksi. Na ako sa iyo'y magiging mapagmahal. Na ako sa iyo'y magiging mapagmahal. At matapat na asawa. At matapat na asawa. Sa kasaganaan at sa kahirapan. Sa kasaganaan at kahirapan. Sa katuwaan at sa kalungkutan. Sa katuwaan at kalungkutan. Sa kalusugan at sa karamdaman. Sa kalusugan at karamdaman. Hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Hanggang sa pagpahiwalayin tayo ng kamatayan. Ito naman ang sabihin mo, kapatid na Leslie, kay kapatid na Adrian. Tumingin ka sa kanyang mata. Akong si, banggitin mong iyong pangalan. Akong si Leslie Barcelona. Inatanggap kita, sabihin mong kanyang pangalan. Inatanggap kita, Adrian Buemia. Na maging aking tunay na asawa. At ako'y nangangako. At nakikipagtipan sa iyo. Sa harapan ng Diyos. At ng ating mga saksi. Na sa iyo ako'y magiging mapagmahal. At matapat na asawa. Sa kasaganaan at kahirapan. Sa katuwaan. At sa kalungkutan. Sa kalusugan at sa karamdaman. Hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sige, kapatid na Maid of Honor, pakikuha mo ang bulaklak ng kapatid na Leslie. Kapatid na Bestman, pakikuha mo yung singsing na para kay kapatid na Leslie. Sabihin. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo. Ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako. Bilang sagisag at pangako ng ating patuloy. Ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. At nananatiling pag-ibig. Sige, suot mo. Kapatid na Maid of Honor, pakikuha mo ang singsing para naman kay Adrian. At pakibigay mo kay kapatid na Leslie. Sagisag ng kadalisayan
at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Bago mo isuot yan, ito ang iyong sasabihin, kapatid na Leslie. Ang singsing na ito, ay binibigay ko rin sa iyo. Bilang sagisag at pangako. Bilang sagisag at pangako. Ng ating patuloy. Ng ating patuloy. At nananatiling pag-ibig. At nananatiling pag-ibig. Isuot mo. Maghawak kayo ng kamay na mayroong singsing. Bayaang ito'y maging tata ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan na sa pamamagitan ito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo, ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tumuhod kayong dalawa, tumayo po ang kapulungan. Ama naming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Napakabuti mo pong Ama. Napakabait mo sa amin. Opo. Hindi ka man namin nakikita. Opo. Nadarama ka po ng aming mga puso. Opo. Narito ka sa panal na pagkakasal na ito. Opo. Pinagtitibay mo ang ginawang pagkakasal. Opo. Para sa dalawang lingkod mong ito. Amen. Napababasbas po ang iyong mga anak. Opo. Lalo na sa hirap ng buhay kayo. Opo. Tunitain mo ang mag-asawang ito. Opo. Ibukod mo ang kanilang sambahayan. Opo. Sa naghihirap na sanlibutan. Opo. At ibigay ang mga biyayang kanilang kailangan. Opo. Maging ang kapayapaan sa kanilang mga tahanan. Tunitain mo rin ang mga saksi. Ang mga pinili nilang sumubaybay sa kanila. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at maging malakas kaming katuwang ng pamamahala para magpayo sa dalawang lingkod mong ito kapag sila'y dumaraan sa mga suliranin at mga pagsubok. Ama, gunitain mong kanilang mga magulang sa panig ng mga magulang. Masaya po kami kapag nakikita namin ang aming mga anak ay nasa maayos na kalagayan. Tunitain mo ang mga magulang nila. Ibigay din ang mga biyay at pagpapalang kanilang kailangan. Suklian mo ang ginawa nilang pagpapalaki sa kanilang mga anak na ngayon ikinakasal. Gunitain mo ang mga magulang nila. Ibasbas mo ang mga biyay at pagpapala. At kung may karamdaman ng mga magulang, pagalingin mo po. Amen. Para maging kaaliwan ng mga anak sa aming ginagawang mga paglilingkod. Amen. Panginoong Jesus, ilapit sa aming mga panalangin. Amen. Dagdagan mong aming pananampalataya. Amen. Naway ipamagitan ng mga pangangailangan ng dalawang ito sa ating Panginoong Diyos para tanggapin ang mga biyay at pagpapala na inilalaan ng Diyos sa mga lingkod mong ito na bumubuo ng kanilang sambahayan. Ama, sumasampalataya kami. Basbas at pagpapala, iginawad mo na po sa mag-asawang ito. Maging sa amin na nakikigalak sa kanilang ginawang pagkakasal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos Amen. At ang pakikilakip ng Espiritu Santo Amen. Sumaatin nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Umuna ang kapulungan, tumayo kayong dalawa. Sige, alalayan mo, kapatid na Adrian. Maaring magharap kayo. O, kapatid na Adrian, you may kiss your wife. Palakpakan natin, mga kapatid. Susunod naman ay ang paglagda sa Certificate of Marriage. Ang unang lalagda ay ang bagong kasal. At ang susunod ay ang mga ninang at ninong. Ako ang huling lalagda. Sige, kapatid na Leslie, doon ka na. Tagal, buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging tantananan, tantananan. Ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan. Aking makakasama sa magpakailanman ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa akin ng Diyos na lumikha. Salita. Wala ngang sino man ang pabantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan. Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlipat, sa bawat